welcome to our third installment for our series of E2 visa or E2 change of status. So today, i-discuss namin yung requirements sa E2 visa change of status. So based on our experience, ito yung mga sasabihin namin na sana ay makatulong sa inyo. Number one requirement. Citizenship. If you listen to our second video, dun ko nabanggit na dapat ay kabilang ka sa mga bansa kung saan ay part ng E2 treaty. Yeah, parang pwedeng maki-business yung US sa bansa. Lagay namin yung link down below. Okay. Like for Philippines, pwede. Ang yung mga bansang hindi pwede na lang yung sasabihin ko. Nasabi ko, ulitin ko lang. China, Russia, India, Vietnam, South Africa, and so on. Okay. Second requirement, syempre, magtatayo ka negosyo, hindi pwedeng laway lang ang puhunan. Kailangan mo ng pera. So, magkano ang, laging ma, pag yung mga nagsesearch yan, laging yung mababasa yung substantial amount. So, yun yung medyo vague. Medyo vague yun. What does it mean? So, sa mga nakakausap ng lawyer, sasabihin usually niyan, at least $75,000, $50,000, $100,000. Bihira nga lang yung $50,000 eh. Talagang above $70,000 to $80,000. So, eto po. Kung mag-a-apply kayo ng E2 visa sa consulate, ibig sabihin, nasa labas kayo ng Amerika, the higher the better. So, ano yung magandang amount? Eto, hindi namin alam talaga. Pero, sa based sa mga nabalita namin sa lawyer sa namin lawyers, at sa ibang group, sa mga na-research namin, magkano ang minimum amount? $50,000 sa Philippines, ha? Pero alam nyo ba, sa ibang bansa like Germany, mas mahigpit daw. Kailangan mas malaki. Even in United Kingdom. So it really depends on which consulate. But since ang tayo ay mga Filipinos, okay na daw ang $50,000. So, yung 50,000 po, ano yun, pang negosyo lang yun. Labas pa dun yung iba nyo expenses. Kaya rin, sa lawyer nyo, kung maglo-lawyer kayo, yung application fees and everything. Yes. Okay, sa case naman namin, nag-change of status kami, medyo mas maluwag or mas mababang... Mas mababa yung substantial amount na kailangan. Need lang namin patunayan na meron talaga kaming negosyo na sisimulan or ginagawa na. Ganun. Kung may ipon kayo, binenta nyo lahat ng kalabaw sa Pilipinas, property nyo. Take note of these guys, ha? Kasi very important yung sinasabi ni tatay. Okay. So, lahat ng pera na ipapasok nyo, ang importante lang, ang gusto lang makita ni USCIS is every dollar dapat accounted. So, wala silang masyadong parang concern. Basta legal yung pinanggalingan ng pera. Kailangan legit money trail. So, hindi pwede yung... Hindi pwede yung basta na lang nakita sa bank account mo. So, for example, sa Pilipinas, meron ka talagang savings na ano ba ang $50,000? Kasi yun yung minimum. Around 2.6 million pesos. Hindi pwedeng nag-appear lang yan sa bank account mo. Actually, pwede eh. Pero gusto nila makita saan galing yung 2.6 na yon. So, yung 2.6 million na yon na nasa bank account mo, which 2.8 na pala for $50,000. Example, binigay yun sa'yo ng parents mo or kahit sino, you just have to show them yung mismong bank statement na lumabas sa bank statement nila at pumasok sa bank statement mo. Okay, and, ulitin natin. Kunyari, tita mo si Small Loud eh. Bibigyan kang regalo, magtayo kang negosyo doon. Oy, Juan, magtayo kang negosyo sa Amerika. Ayun. So, hihingi ka ng bank statement ni Tita Small na doon galing yung $50,000, lumabas, then transfer, wire, or whatever, pwede rin winidraw ng cash, then pumasok sa personal account mo na principal applicant ng E2 visa. E2 visa, yes. And meron din dapat na letter na galing sa kanya na sinasabi niya na gift niya yung 2.8 million pesos na yon. That's if galing nga siya kay Tita Small or kung kanino man friend or relative. But what if it's your own money? Like meron ka talagang 2.8 million. Either an example is that
ipon mo talaga siya. Pamana sa'yo. Yes, you have to prove na talagang ipon mo siya by showing your tax returns and even your bank account statements for the last 3 years na yun talaga yan na-accumulate mo either by your kumibusiness ka or either by employment. Or ano yung sinabi mong second? Pamana. If pamana naman, sino nagpamana sa'yo? Kailangan yung bank statement din nila mag-reflect doon na lumabas and then pumasok sa bank statement mo. What if nagbenta ka ng property kasi gusto mo talagang pumunta dito? Pwede rin. Lahat ng kalabaw, lahat ng bahay, lahat yes, benenta na. Yes, you just have to show yung proceeds of that sale na pumasok din sa bank account mo. So, ano siya eh? Very clear cut naman siya family eh. You just have to show kung saan siya galing kasi hindi siya pwedeng basta na pumasok sa bank account mo. Hindi siya pwedeng tapos meron na. Saka, hindi pwedeng ano, kumbaga sa accounting yung ano, balance sheet. Dapat balance. Kumbaga, every piso or every dollar counts. So, kung 50,000 lumabas dito sa account na to, dapat 50,000 din yung pumasok. Hindi pwedeng 49,999. Ganun. And ano rin pala, it's not, and dun sa family member na yon, kunwari, kay Tita Small nga, kailangan din niyang ipakita sa bank account niya for the last 3 years na na-accumulate din niya yung pera na yon. So, for Tita Small, mayaman siya. I mean, I'm pretty sure, kitang-kita doon na galing sa business niya or kung sino man na may relative kayo na galing sa work, kailangan din. So, talagang hindi lang siya bank statement mo if it's not solely from you, pero from other people. I'm sorry, pero talagang mahahassle nyo sila with yes. the bank statements. So, yun. Ang haba ng explanation namin sa investment kasi napaka, isa sa napaka-importanting bagay pa yung pera. Yung nag-apply kami for ito, yun yung unang-unang tinanong agad and not even the business plan. Ang unang yes. tanong is saan galing yung pera. Siguro, ayaw nila ng money laundering or kahit ano. Okay. Next na requirement is yung ownership or control ng business mo itatayo. So, pwede kang magkaroon ng business partner. Katulad nung sa ginawa naming negosyo. Pero, ang requirement ay at least 50% ng business. Ikaw ang nagko-control or ikaw ang may-ari. At least 50%, yes. So, kung may partner ka, your partner can be anywhere, pero dapat sa'yo at least 50%. At dahil 50%, syempre, makes sense naman na, ano, hands-on ka sa business or may ginagawa ka dun sa business. Yun yung isa sa requirement nila. Yes. Okay. Next is? And then, the next is non-marginality. It means na yung business mo, it should generate enough income for you and your family to have a sustainable living, kumbaga dito sa United States. And that it has to have a significant economic contribution to the local economy. Idadagdag na rin namin dito na kailangan this is na, ano natawa, yung mga sinasabi namin sa inyo is, mga best advice na to eh. You have to hire US employees. So, yung business mo na yon, hindi lang siya ikaw, like siya yung main applicant. Kailangan may ma-hire ka talaga na people from the United States. Yun yung gusto nila eh, ma-hire yung tao nila dito. Kasi gusto nila na, kumbaga, may economics, nag-revolve yung pera. Dito sa Amerika, so, gusto nila, hire ng tao. So, hindi naman necessary na lahat pwede. Kasi pwede ka rin mag-hire ng tao sa Pilipinas. Pero, yes, ano rin yun. May tawag din na visa doon na E2 something under E2 din siya. Under pwede E2 siya rin. Na i-hire mo yung tao mo sa Pilipinas. If you have an active or current business na parang dadalhin mo lang dito. So, hindi pwede yung nagtayo kang business. Tapos, syempre, uso yung ano, subcon mo, kunyari, nasa Philippines o puro may mga VA ka sa Philippines. Pwede rin, pero dapat meron kang mga na-hire na US citizens. Okay. Yes. And last but not the least, ano yung requirement na kailangan din ng document? Intent to depart. So, kunyari, hindi naging successful yung business mo. Huwag naman sana. Pero for the sake of discussion, hindi naging successful. Bago mag-expire yung
ano mo, E2 status or E2 visa, dapat mag-exit ka na kasama yung dependents mo, kung kasama mo sila, ng Amerika. So, yun ang mga requirements. During application, pag gagawin din kayo ng letter, parang letter of intent to depart. Yun ba yung title natin? Oo. Na ano siya, yung last day ng ika-second year nyo, maglalagay ka na, magde-depart ka na. Kailangan talaga sign siya. Yan. May I add something? Okay. Business plan, it may not be mandatory, but it will strengthen your case sa consular office. Mm-hmm. But business plan is very comprehensive, so we will discuss that in our next vlog. And guys, if you're interested sa E2 visa or even E2 change of status na nandito ka sa United States, this is not by paper only. What do I mean by that? Kailangan seryoso ka talagang gawin yung business. Mm-hmm. Hindi siya pwedeng nakapapel lang kasi gusto mo magstay ng mahaba dito. Kung gusto mong mas mahaba ka magstay dito, you really have to do kung ano yung nandun sa business plan mo. You really have to do the business and it's not lang para maging legal ka. Kasi, like yung iba ditong businessman, more than 20 years na sila, no? Ano lang, pero hindi pa rin sila green card, ito pa rin sila. So every 2 years or 5 years, tuloy-tuloy lang sila ng renewal. Yung iba, they even ano, sell their business. May isa akong nakita, 7 years na siyang nag-E2, and then, ano, binenta na lang niya, tapos gumawa siya ulit ng E2. So, di ba? Seryosohin natin siya, guys. Okay. That's it for today's episode.